Ito, muta na tayo. That's right. Wala. Yun. At nandiyan naman yung kapatid ko. So, pagkakataon. Yan. Alam mo po yung pangalan. So, okay. Ako talaga yung nag-initiate. Ako yung nag-aayak sa amin. Pero ngayon, yung ano po, binagaya ng Lord. At buwag na doon po sila lahat. Noong first morning namin ay nakapagbagay po tayo ng pagkakataon. Ano po, at siyempre, yun natin pinalagpas yung pagkakataon. Diba na, na muli nilang marinig yung gospel ng ating Panginoon Jesus Cristo para sa kaligtasan nila. Amen? Yeah, so yun po yung ating pag-uusapan. Ano po, na palipat ang bagong taon, palipat tayo sa bagong taon. So tayo po, normally, talagang sa mga empleyado ay meron mga planning, di ba? May mga planning tayo, yung mga strategic, 5 years ahead, yung yearly planning. So sa atin po, bilang mga Kristiyano, so maganda mo po ngayon, diba? Magandang practice na gawin natin na, diba? Na ilang araw, sana last week pa lang, nakapaganda na kayo, nakapagsulat na, ano ba yung goal mo this coming year? Diba? Ano yung mga gagawin mo this coming year? Importante po yun, meron tayong plano. Amen? Alam natin, nag-ubayin na muli ang ating Panginoon sa Kristo, pero kung natin niya alam kung kailan. Sabi nga po kayo sa Sunday school namin, maaaring mamaya, maaaring bukas, maaaring after a year, maaaring after 10 years, maaaring after 50 years pa, o 100 years. Panang kasi mo kung siya na minawa, babalik, magkakawal ng baha, pero after 120 years. Amen? So kailangan maging handa tayo. Diba? And imitawin natin, what is the first thing you should do in 2024. Yan. Ito yung pag-usapan natin. What is the first thing na gagawin mo this 2024? At meron pong na sinasabi ang Lord na kailangan natin gawin ngayon 2024. First thing. Diba? First thing na gagawin natin this 2024. At makikita po natin yan. Psalms 107 verse 8. Sabay-sabay po natin basahin ang Psalms 107 verse 8. Diyan po kayo? Ready? Lead. All that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Kaya po yung manalangin. Ilang Diyos muli po, Lord, kami po, Panginoon, ay malapit sa iyo. Kami po, Panginoon, ay humihingi na yung gabay at tubay ng wisdom, O Lord, yung pamaintindihan namin. May isang puso, may isang buhay, Panginoon, ang mga salita mo at yung bibigay sa aming po ngayong umaga. Lord, ang pagdabitin mo lang, bigyan po ako ng power, bigyan po ako, Panginoon, ng courage, O Lord, yung ipahayag, yung tama, malinaw, O Lord, at clear sa bawat isa ng mensahe, Panginoon, na inihanda mo para sa amin. Ihanda mo po aming puso, isipan, O Lord, alasin mo po, Panginoon, na namang madlang, Panginoon, upang hindi namin makuha ang blessing, spiritual blessing na inihanda mo para sa among ginumaga. Mga binalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Dito po, pinapakita po nung ano po, sinasabi ng psalmist, ano po, he is making a point that we should not ignore. Sabi diyan, we should praise the Lord. All that men would praise the Lord. Hindi po sinabi dito na sana purihin ang Diyos. O kung magandang bagay, purihin ang Diyos. Hindi po. Pero dito, sa verse 8, all that men would praise the Lord. Saan po? For His goodness. Ano po? Ano po? For His goodness and for His wonderful works. Ano po yung goodness ng ating Panginoon? Ano ba yung bagay na meron tayo lagi-lagi natin kinukwento na pinakamagandang bagay na nangyari sa iyo? Ano ba yung goodness niya? Na ang Panginoong Hesus Kristo ay dumating? Amen? Pinako sa krus na matay para sa ating kasalanan. At siya'y nabuhay na muli. Kung paano siya'y nabuhay na muli, ganun din naman tayo. At doon nakita natin, meron tayong salvation. Yun yung goodness ng ating Panginoon. So bakit this is the first thing that we should do? To praise God. Bakit po? Kasi, for His goodness. Pabuti ang Diyos, may kayong kakasalanan, alam mo,
Diba? Ikay magkasalanan, pagbago yan lang yan sa impyero, pero namatay ang Panginoon sa Kristo para siya magbayad ng kasalanan mo. That's His goodness. Amen? Sa ating pong mga bisita, yan po yung purpose. Bakit po kayo nalimitahan dito? Diba? Gusto mo ng Diyos, may plano ng Diyos, hindi aksidente yan. May plano ng Diyos na buhay mo na maranig. Diba? Ang salita ng Diyos, maalaman mo kung paano masigurado na pag namatay ka sa langit ka pupunta. That's His goodness. Amen? At yan po yung ating dapat first thing na gagawin. At sabi po sa Psalm 119 verse 59, sabi po doon, I thought or I planned on my ways and turned my feet unto thy testimonies. The past 2023, sabi po doon, I thought on my ways or I planned on my ways. Ibig po, thought, sabihin, consider, evaluate, inuutos. Malinis na ba yung puso mo? Yung 2023 ba, naging fruitful ka sa Panginoon? Amen? And this 2024, kasama ba sa plano mo na maglingkod sa Panginoon in better ways? Diba? Nung mas maraming oras para sa Panginoon, dapat kasama yan. Amen? And first thing to do in 2024, purihin mo ang Diyos. Diba? Kasi naligtas ka. Kasi alam mo, pagka namatay ka, sa langit ka pupunta. Sabi ng Brother Alan, di mo alam kung aabutan ka pa ang 2024, ilang oras na lang. Amen? Di mo alam yan. Pero kailangan, importante na alam mo pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Diba? Di mo, wala na yung naisip mo. Iniisip mo pa ba? Wala ka ng pera kasi gusto yung 30-30 mo. Aabot ka ba sa 15? Diba? Problem, kung isipin niya yan, purihin mo ang Diyos. First thing in 2024, kasi nakaabot ka. Amen? Pinalampas ka ngayon sa taon, 15 days pa kaya. Amen? Diba? Kung isipin niya, kasi magdupatin mo Panginoon, wala ka nang iisipin, wala nang problema. Diba? Salamat sa Lord, dapat ako si Pastor Paulo. Happy New Year po, Pastor. Ayan. So, why praise Him? Sabi po dyan, He said, kailangan dapat the man would praise the Lord for His goodness. Diba? Naligtas ka for His wonderful works. Hindi ka lang naligtas. Naandito ka pa sa Calvary Bible Baptist Church. Amen? Diba yun po yung pagpapala ng Diyos. Ako po, yung testimony ko lang, yung malaking po pa, yung salvation, inilagay pa ako sa Tatang Church. Inilagay pa ako sa mabait ng pastor. Diba? Ibigay pa sa yung mga workers na yung kasama sa lupan. Amen? Diba? Yung pagpapala ng Lord, hindi, diba? Hindi lang yung goodness eh. Yung wonderful works of God. Diba? Yung hindi ka tinigilan, alam mo yun, kung ikaw yung nagtatago, ayaw mo, tinatamad ko sa bamba, pero, diba, na patuloy silang pupunta sa bahay. Masa naasad ka na? Nandito na, diba? Kung ano tayo, first year, nung tayo na save, minsan, ganun, sinan naman si brother, nandito naman sa bahay namin. Pero pala, pero ngayon, na-realize mo, after some time, wow, ang buti ng Panginoon, at tiyas na ulo mo, ayaw mo makinig. Diba, yung feeling mo sa kanila, minsan, diba, naiinis ka mo, ayaw mo ito nandito. Diba? So, wala naman masabi, ba't binibisita kayo ako? Lagi yung isip yung pero hindi ngayon. Pag mamunta sila ako, nabibless ako. Bakit? Kasi, diba, nando sila, diba, na to get something. Diba, but to have fellowship with you. Amen. Even at doon ka lumalakas. Pagkabalik, that's the wonderful works of God. Amen. Even, naging pamilya mo na sila, extension na sila ng pamilya mo. Diba? Di pwede magkakaroon ka sila, wala. Diba? I-extend mo na sa kanila, sa ating pastor. Amen? Kasi yun yung iba mo ng church, naligtas pa lang church, sa kanong bilikod. Diba? So yun yung dahilan. That's the first thing na kailangan natin gawin. This 2024.
praise God. Amen? Nag-iyong ba? Diba? Last Sunday of 2023. Huwag niyong hayaan. Nandito kayo umaga. Huwag niyong papasyal na kayo. Huwag ganoon. Nandito ka na ngayon hapon. Cancel yung plan mo. Bakit? Kasi this is the last day of 2023. At mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen? Yung wonderful words and goodness of God. Diba? Goodness of God. So praise God. Amen? That's the first thing. Kasi pinapakalak eh. May trabaho ka. Ang ganda ng pamilya mo. Ang ganda ng suot mo. Amen? May trabaho ka. Nung Pasko, may kinain ka ba? Mayroon. May masanas ka pa? Good. Yung pa, hindi lang red apple. Green apple. Diba? Sabi ng misis ko, may red apple tayo, dapat may green din. Kasi yung red daw, yan yung pagmamahal, yung green money. Already yung red. Yung makayaan ng green apple, evident naman, binibigyan ka lang. Kailangan ba ng green apple? Diba? Masa magandang po mga mister, kompleto dapat. Diba? Pwede naman eh. Diba? Pero sabi ko, yung may lalang yung maasim yung green. Matamis yung green. Diba? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen? So praise God. Why praise Him? Balik tayo sa ating talata. Psalms 107 verse 8. Tonight, all that men would praise the Lord for His goodness and His wonderful works to the children of men. Bakit natin kailangan purihin ang Diyos? Una po, sabi natin, goodness, you're saved. Wonderful for wonderful works to the children of men, you have the church. Ano po, verse 9. For He satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. Sino po sa atin this 2023, nagtanong sa sarili, ano ba yung leading ng Lord para sa akin? Ano ba yung plan ng Lord para sa akin? Ano ba yung parang empty yung buhay ko? Empty yung puso ko. Ganito. Diba? Anong binigay sa inyo Diyos sa verse 9? He satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. Nung naligtas ka, fulfilled ka na, satisfied ka na. Amen? Ibang tao nasa labas, yung mga hindi saved, nalimutan naman nila sa sarili. Diba? Ano ba yung humibigay sa akin satisfaction? Akit sila sa Sagada, pupunta sila sa ibang bansa, pero still empty. Pero tayo hindi. Diba? Jesus satisfied us. Jesus is enough. Amen? Diba? Wala ka naman natin pa. Ano po? Verse 13. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. Bakit mo pupurihin ang Diyos? Itong 2023, nagkasakit ka ba? Kala mo ba? Rasting mo na. Dami sa bigal ang piling na. No, huwag niya ka ang Lord ah. Amen? Pero po sa verse 13, nandito ka. Pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Nakakalakad ka, nakapagbilis ka, malusog ka, nandito, kasi mo ka nga lang. May upo, pero malakas ka. Nakakakalta ka pa para sa Panginoon. Amen? So bakit mo kailangan purihin ng Diyos? Dahil dyan, alalahan mo 2023. Amen? Ano po? Verse 15. All that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. 16. For He had broken gates of brass and cut the bars of irons in asunder. Verse 14 po, sabi niya, He brought them out of darkness and the shadow of death. Amen? Diba, lumalakad ka sa bibig ng kamatayan, pero nandiyan yung goodness ng ating Panginoon. So those are the reasons bakit mo kailangan purihin ang Diyos. Alalahanin mo yung 2023. Sabi niya, thought on your ways. Consider, evaluate your ways this past 2023. Naging mabuti ang Panginoon. So kailangan lang na andito ka ngayon. At purihin ang Diyos na andito ka. Amen? Para magpuri sa Diyos. Kasi that's the first thing na gagawin natin. This 2024. Purihin ang Diyos. Bakit? Balik kami 2020. Pinagaling ka sa sakit mo. Na-promote ka. May business kang lumalago.
healthy ka. Amen? Yung mga anak mo na nandito, umaawit. Yun yung mga reasons bakit mo kailangan purihin ng Diyos. At best of all, saved ka. Amen. Kung hindi ka pa saved, huwag mong hintayin pag lumipas ka 2023. Ngayon na. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso bilang tagapagligtas. Amen? Manampalataya ka sa kanyang ginawa. Siya'y namatay, inilibing, muling nabuhay para sa iyo. Diba? At nilangako ang kanyang buhay na walang hanggan. And best of all, John 1:12, naging anak ka. Diba? Imagine naging anak ka ng Diyos. Tingin ko pala eh. Sino tatay mo? Diyos ang ama mo. So, ba't na mag-iisip ng negative? Ang Diyos kaya gawin lahat ng bagay. Kaya ibigay lahat ng bagay. Amen? At yun ang tatay mo. Yun ang Diyos mo. So, ba't ka manulungkot? It's the time to praise God. Amen? Pangalawa ko. Balikan natin Psalm 107 verse 8. All that men would praise the Lord. Tandaan po natin, praise, pangalawa po, is more than mouth action. And praise is more than mouth action. Hindi lang po yan sa sinasabi mo. Eh, hindi lang yan. Kasi, parang yung mga Kristiyano, di ba, pamilyar naman tayo, na outward lagi ang praise and worship. Sinasabi, diba, sa bisita natin, you will not expect us na, kasi kasi yung tayo, tatalong-talong, diba? Hindi po, upward yun eh. Amen? Diba? Dito po, it is more than mouth action. Pupunin mo ang Diyos, hindi lang sa more than, magsabihin, hindi, diba? Magsabihin more than, hindi lang sa ating ginagawa. Hindi lang sa ating action. Hindi lang sa ating sinasabi. Hindi dapat mula sa ating puso. Amen? Any reason? Bakit mo pinupuri ang Diyos? Mula sa puso mo, nagbubula, you have the desire to honor and give honor to the Lord. Bakit po? Because of God's love, because of admiration, because of His greatness. Meron pong reason para siya purihin. Amen? Actual, naalala ko, isa, hindi sinasabi mo negative or nadadapa, praise God! Di po nun. Di ba, may reason ka. Bakit mo sinasabing papuri sa Diyos? Bakit ka nag-i-amen? Diba? May reason ka. Kailangan wala sa puso. Diba? If men, sabi niya, if men give honor to the president, then surely God should deserve and demand more. Diba? Ang mga presidente, pag tumatayo sa unahan, lahat ng tao, tumatayo at pumapalakpak. Tama po? Amen? That's the way na bibigyan sila ng honor sa presidente. So sa atin po, so, it is more, praise is more than mouth action. Matthew 15 verse 8. Before that verse, ano po sabi doon? Ye hypocrites, mga hipokrito. Diba? Magpupuri, pupuri ka sa Diyos, puri ka ng puri sa Diyos, pero backslider ka pala. Yung puso mo, malayo sa Diyos. Amen? Kailangan daw, yung sinasabi mo, kailangan na ayon sa nasa puso mo. Kasi ano sabi doon? Mga hipokrito. Kaya
dito, handa yung puso mo. Diba? Ready ka. Pupuwi ka sa aawit ka. Bago pumunta ng church, nag-pray ka na. Diba? Kasi sabi sa 7, mga hipokrito. Puri ka yung praise ka, pinag-praise ka, pero yung buhay mo, yung puso mo, marahin sa Diyos. Pero yung sinasabi na huwag ka mag sabihin, i-ayos yung puso mo. Diba? Ang sabi sa Psalms, lahat ng tao ay magpupuri sa Diyos. Diba? Lahat ng tao, save or unsave, lahat magpupuri sa Diyos. Tama ay magpupuri sa Diyos, pero i-ayos mo yung puso mo. Diba? Ayaw lang ng Diyos na ipokrito na iba yung sinasabi mo, diba? Sa laman ng puso mo, sa ginagawa mo sa araw-araw. All too often, we may say, praise the Lord with our lips, but in our heart, and in our daily lives, we are not praising, nor we are honoring Him. Ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang po sa day. Ang pagpupuri sa Diyos, ang pag-worship sa Diyos, it is daily na ginagawa natin sa buhay natin, honoring God. Diba? Yung pagpasok mo sa school, yung pagpasok mo sa work, pupunta ko sa work, para sa wala lang, hindi. Papasok ko sa work, gagalingan mo. Gagalingan mo maging teacher, gagalingan mo maging businessman. Bakit? To honor God. Diba? That's the ways to praise God. Those are the ways to praise God. Amen? Diba? Hindi ng Sunday. Diba? Bakit kasi na Sunday, nandito, sobrang banal mo, pero pagdating ng Monday to Saturday, namumuhay ka na parang hindi mananampalataya. Hindi po yung tama. It is malaction. Diba? Kung nasa puso mo, pag nasa puso mo, daily, ginagawa mo, pinupunyapapurihan mo ang Diyos. Amen? It is daily. Hindi lang po sa salita. Kailangan sa gawa. Diba? Meron mga tao outwardly praising God, but their doctrine and practices are far from the Word. Yan po yung lalayuan natin. Kilala naman po natin yun. Diba? Na outwardly. Diba? Na sobrang godly. Laging mukhang bibig. Praise God. Amen. Praise the Lord. Diba? Pagkatapos na magmumura. Diba? May nakagigitang sasakyan, binura. Binaba pa. Hindi po ganun. Diba? Kaya tama. Kailangan consistent. Our life and our mouth must be in harmony in this matter of praising God. Sabi po sa Psalms 9 verse 1, I will praise Thee, O Lord, with my whole heart, and I will show forth all Thy marvelous works. Kailangan po, di ba? There must be an action. May pagsamba. With joy. Di ba? Pupunta ka dito with joy. Meron kang expectation. Di ba? Saturday pa lang, inihanda mo ni damit mo. Nagpa-plancha ka na. Di ba? Matutulog kang maaga. Pero ito mga po, sa bagong baptism ko sa Lumban, si yung retired na principal, si Nanay Marina, yun lang yung sinasabi niya, kailan ba ang Sunday? Kaya yung pag-testimony siya, sabi niya, na-exit ako laging pagkasa before Sunday. Diba? Sunday na ba? Parang gano'n yung nasabi niya sa anak niya. Na-exit siya, kailan mo magsa-Sunday? Gusto mo sumamba? Diba? Nakita naman sa buhay niya na talagang malaking pinagbago niya. Nagtataka yung mga kaibigan niya. Diba? Mga kaibigan niya, iba ka na. Diba? Religious na siya before sa Catholic. Pero nung naligtas siya, lalo siya nag-iba. Diba? Hindi na siya tumatawas sa green jokes. Lumalayo na siya. Hindi na siya ni-invite sa mga walang kagayang pagtitipon. Pupunta man siya, pero magbabahagi siya sa Italian Games. Diba? Nandito yung joy, excitement, may pagsamba, may action. Diba? Paglandog cheerfully. Pakikibahagi sa commitment cheerfully. Diba? Pagiging masaya, lagi excited. Uy, may project. Sabi ko lang, Pastor, next po ba natin project yung second floor na?
At sabi niya, driver, dyan mo. Muna tayo parking. Una na daw yung ating parking yung sa tapat. Sabi ko, wow! Imagine yung pagpapala ng Lord, umaakaw sa ating lahat. At dami sa ating may sasakyan na. Amen? Hindi po yan, di ba sasakyan, di man po yan na eh. Ngayon dati, yan ay, ang tawag doon? Necessity na ngayon. Dati yan ay parang status symbol na you're up there. Hindi po ngayon. Ano yung necessity na? Kasi minsan, yung pinagpapala tayo. Amen? Binibigay sa atin, yun ang pangailangan natin. Kailangan mo eh, hindi busy ng Lord. Sabi ko po sa mga wow, nung pong, ano, nung 21, nagkupagi sa pagkain ng mga basita na ang commitment ay 31,000. Tapos nung pong nag-collect na, ilang araw pa lang, 34,000 na. Sumusobra. Sabi ko, wow! Sabi ko, pag nalang ko sa tapos, alam ko, binibigil na tayo lagi ng pastor. Natututo tayo magbigay, cheerfully. Di ba lahat tayo sa maganda, sabay-sabay, mabigay tayo lahat. Kaya huwag din tuturo sa Sunday school na sa pagbibigay, be cheerful sa pagbibigay. Kasi imagine, di ba, commitment lang, 31,000, pero nakapag, in matter of days, nakapag-produce ka doon tayo ng 34,000. Di ba, sabihin yung pagpapala ng Lord, umaakaw. So that's the reason, di ba, na tayo magpupuri sa Diyos. One of the reasons na tayo magpupuri sa Diyos, hindi lang goodness, pati wonderful works. Di ba, sabi nga, imagine ba, hindi lang yung necessities natin, necessities. Diba, pati, ano, pati yung pangailangan, minsan mas sobra pa. Basta maging masaya lang tayo sa pagbibigay. Di ba, that's the way to worship God, hindi lang sa bibig. Di ba, hindi lang sa bibig. Pati sa paglilingkod. Kailangan sincere tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Paglilingkod po in many ways. So meaning po is number one na paglilingkod na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Diba, this past 2023, humina ba o nabawasan ba yung oras mo sa soul winning? O nakapag-soul win ka ba this past 2023? Ba't hindi natin gawin this 2024, di ba, isulat mo sa mga goals mo, sa mga activities mo, sasama ulit ako sa school meeting. I will give time na makasama sa school meeting. Amen? Hindi, alam ko po, tayong lahat ay, di ba, sana tayong lahat ay may tracks sa work, sa bulsa, sa bahay, palagi nagbibigay ng tracks. Tama? Ginagawa po natin yan, tama? Maganda po, bigyan tayo. Kilala ka. Ano nasa? Nasa bag mo maliit? Trucks. Ano nasa bag mo? Backpack mo? Trucks. Sa bahay, may trucks ka rin. Diba? Kasi pinihanda mo, ibigay mo sa iyo ng Panginoon. Pero po, mas maganda, sumama po kayo sa regular schedule. Kahit hindi, diba? Hindi, every Sunday or every Saturday, sumama po kayo. Bakit po? Kasi encouragement yan. Sa iba. Amen? Encouragement yan sa iba. Who is masama siya? Busy siyang tao ah. Pati di siya, masama pa rin siya. Study. Bigyan natin ng oras. Amen? Kasi mga purihan ng Diyos, diba? At magdadalong pa yung iba. Diba? Importante po yung makikita ka nila kung hindi pagpapala ka sa church. Amen? Diba? So, that's the number one po. Hindi lang po, galing sa bibig. Kailangan po may nagawa mula sa puso. Diba? Ang pagpupuri sa Diyos. Pangatlo po, praise must be done on God's way. Praise must be on God's way or no way. Yan. Kailangan po yung pagpupuri sa Diyos lagi in God's way. Ano ba yung man's way? Ang man's way, diba yung mga Catholic, yung prosesyon, pagbibigay ng, di ba, pag-aalin ng bulaklak, pagbibigay ng fruits, kaya hindi naman po ganun eh. Di ba, Lord, babalik sa iyo ang pagpapala, ihalis mo sa taas. Di po ganun. Di ba? Di ba, praise must be done in God's way or no way. Okay? Sabi ko sa John 4 verse 24, God is a spirit and they worship Him.
And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. This is God's way of praising God. Diba? Worship God in spirit and in truth. Diba? Spirit, isabihin po, hindi outward yan. Amen? Spirit, isabihin yan, maglilikot ka sa Panginoon, walang muna dapat yung kasama. Diba? Yung Holy Spirit na nasa iyo, yun yung nagpapasigla sa iyo, nagbibigay sa iyo ng action, di ba, na magpuri sa Diyos. Amen? And in truth, alam mo kung bakit ka nagpupuri sa Diyos, alam mo bakit ka kumakanta. Di ba, hindi lang sumasabay. Yung po yung kakibahan natin sa kanila. They worship God in man's way. Tayo po, we worship God in God's way. Amen? At sabi sa Psalms 42 verse 5, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Tandaan po natin, not to praise God will bring depression in our spirit. Not to praise God will bring depression in our spirit. You are grieving the Holy Spirit kung hindi po tayo nagpupuri sa Diyos. Kung wala ka dito ng Sunday. Diba? Na-experience mo po natin yan na parang gulo-gulo po ka. Na mismo yung Sunday, pagdating ng Monday, parang kulang. Parang wala kang energy. Diba? Parang lahat ng bagay, diba? Dumarating ng against sa inaasahan mo. Na-experience ko po yun. Wala, diba? Na Sunday, wala ka ng umaga, pagdating ng Monday, hapon ka lang lang doon, pagdating ng Monday, parang kulang. Diba? Parang kulang. Amen? Diba? Kasi po, it brings depression in our spirit. Sino po yung Kristiyano ng malungkot? Yung hindi masamba. Hindi nag-worship sa ating Panginoon. Tama? Diba? Sabi niya, dapat hindi ko sumasama. Okay lang ako, Pastor. Hindi. Nalala ko. Sabi ko, tinanong din, Pastor. Hindi ko okay. Wala ka sa church eh. Diba? Akala mo lang, okay ka, pero hindi ko okay. Kristiyano ba? You're, diba, professing you are saved. Tapos hindi ka sumasama. Tapos pag binisita ka, sabi mo, okay lang. Hindi ko okay. Amen? Hinahanap ka ng Panginoon. Amen? It brings depression in our spirit. Ano po? Habakuk 3, verse 17 to 18. Habakuk 3, 17 to 18. Ano po kayo? Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet, sabi-sabi po tayo, yet, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Diba? Ano sabi niyo? We must encourage ourselves to praise Him no matter what. No matter what. Sabi niya, kahit anong dumating, magkasakit man, mawala ka ng trabaho, huwag kang mawala sa church. Amen? Na-offend ka sa mga mando, huwag kang mawala sa church. Amen? Diba, may pagkukulang ka. Diba, may problema ka sa bahay, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa trabaho. Huwag kang mawala sa church. Bakit po sabi mo dito, yet, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen? Kahit anong negative na dumating sa atin, no matter what. Verse 7, all the victory shall not blossom. Ano, yung business mo? Diba? Hindi mo hanggang. Neither shall fruit be the vines, the labor of the olive shall fail. Trabaho ng trabaho, pero wala kang nakupuntahan. Tama? And the fields shall yield no meat, the flock
shall be cut off from the fold, and there shall be no oil in the stalls. Pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Amen? Yan may bibigil sa'yo para hindi ka magpatuloy sa panghindi. Sabi mo sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. My salvation. Worship God's way. No matter what. Amen? Ano mong dumating sa buhay natin? Worship God. And number 4, Psalms 9 verse 2. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. Praise must be directed completely toward God. And verse 14, Psalms 9 verse 14. Diretso po kayo. That I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion, I will rejoice in thy salvation. Praise must be directed completely toward God, una-una because of your salvation. Amen? You are saved. You should praise Him because He saved you. And do it often. Do it often. Amen? Dahil saved ka, you should praise God. Where would you be without Him? Di ba, gusto nito natin sabihin natin, nasaan ka kaya kung hindi ka na-save? Kaya pastor, baka 16 underground na rin siya. O hindi ko alam. Siguro, baka, di ba, ayaw ko lang balikan yung mga nakaraan. Pero, di ba, baka worse. Worse yung nangyari sa buhay mo. Amen? Diba? Baka addict ka na. Baka drunkard ka na. Diba? Baka wala kang maayos na asawa. Kung hindi ako na-save. Amen? Na yung pagpapala ng Diyos. Diba? You were saved at binago ka ng Panginoon. Diba? Must be directed toward God. Pangalawa po, because of His provision, Psalms 22 verse 36. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. You should praise God directly. Okay? We must praise must be directed completely toward God because of His provision. Ang Lord ang nabibigay ng lahat ng meron tayo. Pinagpo-provide siya. Imagine nyo na lang, what if yung pagpapala ng Diyos bigla niyang itigil in 5 minutes? Wala na lahat. Bakit? Yung air! Di ba? Yung hangin na hinihinga natin, ito yung pagpapala ng Diyos. What if itigil ng Diyos, ipos lang? For how many minutes? Di ba? Ano ka na ngayon? Tapos tayo magmamalaki sa Diyos? Hindi. Sabi dito, the meek. Di ba? The meek shall eat and be satisfied. Bilang sa Kristiyano, bilang marunong at alam, di ba, yung relationship mo, sabi ng Panginoon, tayo anak ng Diyos, magpababa tayo sa Diyos. The meek shall eat and be satisfied. And then, lagi natin acknowledge everything na meron tayo galing sa Panginoon. Never natin sabihin na tayo ay malakas, tayo magaling. Di ba, na tayo karapat dapat sa mga blessing natin, hindi. Sino ang karapat-dapat sa blessing na meron ka ngayon? Yung magtatas ba? Wala. Bakit? Kasi we know better. At papunin ng Diyos. Amen? That we know better. Na ano, maging mababa. Na lahat ng meron tayo, galing lang, sabi nga, pangating pastor, wala kang bagay na nasa iyo na hindi binigay sa iyo. Lahat yan, tinanggap mo lang. Amen? Kalugyan ng Panginoon. Amen?
Diba? Sa hindi tayo pwede magmalaki. At ano yung kalob sa atin? The meek shall eat and be satisfied. So we will praise God because of His provision. Pangatlo, and sa ito, sa James 1:17, every good gift and perfect gift. Perfect gifts. Galing yan sa Diyos. Diba? In one way, lahat ang bagay galing sa Diyos. Pero kung nakita ko doon, good gift, kung magbibigay ang Diyos, it's always good and it's always perfect. Amen? In other way of reading that verse, kung magbibigay ang Diyos, hindi yan kulang. Hindi ka bibigay ng Diyos ng kulang. Hindi ka bibigay ng Diyos na hindi sapat. It's always good and it's always perfect. Amen? So bakit hindi mo pupurihin ang Diyos sa mga bagay na binibigay niya sa iyo? Amen? Ito lang nag-iisip na kulang. Hindi. Yan lang yung kailangan mo. Amen? Di ba minsan nag-iisip ang Diyos na sobra-sobra pa? Hindi. Yung binigay sa iyo ng Diyos, it's good and it's perfect. Pupurihin mo ang Diyos. Amen? And be, magpagbaba ka, and you will eat, and be satisfied. Amen? Hindi yun eh. Magpapababa ka, huwag ka masyadong maghanap ng masyadong marami. Hindi. Binibigay sa'yo ng Diyos, it's good and it's perfect. Amen? Hindi, ganoon. Ano ba yan? Yung ating New Year? Wala pa tayong kahit isang pirasong ubas? Hindi. Yung meron ka, it's good and it's perfect. Amen? Papurihin mo ng Diyos. Manusog ka. Wala kang diabetes. Amen? Makakain ka pa na? Diba? At kung meron ka ng diabetes, papurihin mo ang Diyos. Bakit buhay ka pa? Amen? Diba? New Year na. Wala pa akong jowa. Papurihin mo ang Diyos. Single ka. Amen? Wala kang problema. Isang ganun eh, wala? Diba? Malamig ang Pasko mo. Para sa mga bataan, wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend. Hindi! Papurihin mo ang Diyos! It's good! And it's perfect! Kasi hindi pa right time. Pumibigay ang Diyos, always good, and it's always perfect. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Hindi, hindi ba yung mag-iisip ka ng negative? Hindi, papasok ang bagong taon, pasalamatan ko ang Diyos. For His provision. At yung pangatlo, for His protection. Amen? Hindi ka lang binibigyan. You are saved. Hindi ka lang pinoprovide na. Hindi ka ba pinoprovide? Ano ba? Binibigyan pa ng protection. Amen? Laban sa kaaway. May kaaway tayo. Diba? Ang trabaho niyan, to kill, to steal, to destroy. Gusto mo pa rin yan. Bakit? So, humilan ka eh. Amen? So, humilan ka eh. Nagagamit ka ng Lord. Gusto niyan, di ba? Gusto niyan, kaya mo ngayon mo. Diba, hindi. May protection ka galing sa Panginoon. Di ba, ililid ka ng Lord. Amen? To steal. Aalisin yung kaligayahan mo. Yan ang trabaho ng kaaway. Pero di, meron ang protection sa Panginoon. Una, dito, lagi na kasi to blessing. Ang trabaho ng kaaway, alisin niyo to steal the happiness, the joy of praising God, and to destroy. Amen? Hindi, ang Diyos na nandiyan to protect your family kung lalakad lang tayo malapit sa Panginoon. Ilan na yung pamilya na, di ba, na nagkawatak-watak. At kung manonong kumahilig kayo sa soap opera, lahat yan, lahat. Laging may, ano, pangaliwa. Amen? Diba yung favorite ng ano, gano'n yung ano, ayun kay Bea sa akin, sa Chan 7, sa akin din yung studio. Kung anong palabas yun, parang gina-justify yung adultery. Alam mo yung kwento, yung no. Wala. Kamami na. Ayan, sila daw kasi yung soulmate na nakasal sa iba. Sa mag-ibang pareha. Kwento ko lang. Nanonood yung bali, no? Ganun. Ganun yung bahay namin eh. Di nasa bahay namin. Ganun yung bahay namin. Yung nasa
Second soulmate, mabilis sila, tapos inasasalis magkaibang kabilang pareha. Tapos, parang yung kwento, gina-justify na kailangan din ang magsama ulit, although kasal sila sa iba't sa ibang tao. Diba? Ibang klaseng palabas na, di ba mga? Meron na yun, yun naman. Eh, nalang ako, dali pa ito. Diba? Meron nakakalukot. Diba? Na yung palabas niya yung pinupromote, ano, justify dahil true love. Pero kasal sa ibang tao, it's not God's way. Amen? At hindi mo tayo dapat makasama doon. And God protects our family. Amen? Na maging close. Tama? Diba? Pag yung pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao, no matter what. Amen? At nandito tayo, we should praise God kasi meron tayong protection. Yung meron tayong pastor, na hindi, diba? Hindi tinotolerate yan. Talagang titirahin yun sa pulpit. Amen? Ang hindi, kakausapin ka niyan. Diba? Inyong sa akin yung blessing, sa luban. Dahil yung blessing na may pastor ka na hindi takot, diba? Marak at i-resolve ang family problem. Basta magiging open ka lang sa kanya. Amen? Kasi kung wala ng church, sino open protect ka sa'yo? Sino kakausap sa'yo? Diba? Na talagang mapagkakatiwalaan mo, yung sasabihin niya tama. Amen? At yung sasabihin niya is biblical. At yung sasabihin niya ay, diba, na hindi ilihi sa sinasabi ng Biblia. That's the blessing. Diba? That's the reason to praise God. Hindi ka lang naligtas. Ulit-ulit. Hindi ka lang naligtas. Binigyan ka pa ng church. Binigyan ka pa ng pastor. Binigyan ka pa ng, diba, ng mga kapatid. Amen? Na nag-praise sa'yo. Diba? Hindi ka para husgahan. Diba? Pumunta ka dito, nahihiya ka pa kasi may ginawa ka mga dito. Pumunta ka yun. Hindi ka mga husgahan dun eh. Diba nga tayo ay may daladalang dumi. Amen? Diba pero hindi tayo para humusga. Hindi. Ipag-pray ka nga. Amen? And that's the blessing sa akin. Personally, yun yung blessing na nakita ko sa lumban. Yung pastor, o damalayo siya, pero, di ba, ano siya eh, parang nandun siya sa bawat pamilya. Although hindi laging kinakausap, pero nandun siya, di ba, para maging, ano, maging guide. And I praise God, di ba, kasi hindi ako naligtas, may church pa. Amen? Your salvation, because of His provision, because of His protection. Di ba, di mo huli, praise God, because it's the right thing to do. Psalms 33 verse 1. Rejoice in the Lord, all ye righteous, for praise is comely for the upright. Comely, sabihin po niya, proper and suitable. Diba? Comely means proper and suitable. It involves church worship. Sabihin po, kailangan. Tama. Tama lang ang tayo magpuri sa Diyos. Diba? Sa Psalms 106 verse 12. Then believe they His words, they sound His praise. Kaya lagi pong magkasunod, the acceptance of God's word in preaching and singing of praise go together. Kaya meron po sa ating gawain, ito po yung totoo, meron po after preaching, meron tayong praising God, meron tayong kantahan. They always go together sa church. Amen? So it is the right thing to do. Tapos yung maligtas, pagkakas mo makarinig ng salita ng Diyos, you should praise God. Diba? In different ways. And one of the ways ay pag-awit sa ating Panginoon. Diba? Hindi lang pag-awit, sabi natin kanina, praising God or worshiping God, it is, diba, honoring God in our daily lives. You are praising God, you are worshiping God, kung lahat na ginagawa mo sa buhay mo is to honor God. Amen? Diba? At to please God. Eh, you are
praising and worshiping God. Amen? At kasama po doon, syempre po, it is the right thing to do. Obedience. Obedience po kailangan sa atin. Everything in tithes and offerings, soul winning, attendance, and in serving God. Okay? When a Christian gives Romans 12, verse 1 to 2. Hindi po tayo magtatapos. Lamang po natin ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? When a Christian gives himself, herself, sa ating Panginoon, totally in the service to the Lord, then God is praised by that service. Diba? Kung magiging totoo po sa atin ng Romans 12 verse 1, you are serving God. You are praising God. Amen? At upon entering this new year, ang tanong po sa atin, handa ka ba na ibigay fully? Sabi po sa verse 1, that you present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa papasok ng taon, ang tanong sa sarili natin, handa ka ba na ibigay yung sarili mo sa Panginoon? Holy, acceptable unto God. And this is your reasonable service. Diba? Handa ba tayo na ibigay sa atin, ibigay natin ating sarili sa Panginoon this coming 2024? May inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Diba? Tayo po ay iniligtas. At least 2023, lumipas na. Ano ba gusto mo? Dagdagan o bawasan ang ginagawa mo sa ating Panginoon? Tandaan niyo po, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At least 2024, ito po ang pagkakataon, di ba? To commit that this 2024, bibigyan natin ang papuri at pagsamba ng Diyos na karapat dapat lamang sa Kanya. Amen? So, importante po yan. Sa atin po, kung ngayon, hindi mo ba alam, sa ating bisita o kahit kanino man, di ba? Baka po yung pananampalataya, baka yung pagkakilala mo sa ating Panginoon ay head knowledge na lang. Or head knowledge lang in the first place. Amen? It is the time to evaluate yourself. Examine yourself whether you are in the faith. Diba? Baka ilang taong ka nang dito dahil nakabisado mo na yung doctrine, nakabisado mo yung way of salvation, akala mo sa sarili mo, ligtas ka na. Amen? It's a time to examine yourself. Kausapin mo ang Panginoon. Ikaw ba'y tunay na nampalataya sa ating Panginoon? Kasi maaaring natutunan mo lang yan sa pakikinig. Pero hindi ka pa nananampalataya sa ating Panginoon. At tinatanggap siya bilang tagapagligtas. And it's the best gift na maaari mong ma-receive this 2024. Diba? At kung ligtas ka na, diba? Isipin natin, mag-serve tayo sa ating Panginoon. Kasi hinahanap ng Diyos yung ating pagsamba. Amen? Diba? So, lang po tayo ito ngayon. Sabi manalangin sa atin.